Ayan, hello guys. Good afternoon. So, welcome back sa Video Card Repair. So, eto na. So, repair tayo ngayon. JJ, Judy, Sino 3D, 10:30. Okay? So, eto siya guys. As you can see. So, na-reboot na natin. Ang problem daw nito guys, according sa may-ari, ay liquid damage. So, meron siya mga something, ano. Ayan, oh. Kulay green. Dito. No display. This is no display. Ayan, 3D, as you can see. So, single pan. GTX 1030. 1630 pala. Kasi latest version na yung GPU chip niya. Okay? So, ating inspection. Ayan. So, inspection. Ayan, as you can see. So, something liquid damage. Ayan, mapapansin nyo. Ito po, may ano na siya. Ayan. Tapos, ito, meron pa ditong sparking. So, ito, may something spark dito. Liquid. So, ayan. As you can see, mayroon pang ihi-ihi ng daga. So, naihihan daw ito ng daga according sa may-ari. Ayan, So, tingnan natin kung mapalad pa ang video card nito. Siyempre, of course, number one, physical inspection. Number two, tester. And number four, ba't hiwit nito? So, hiwit yung kanyang IC. Ayan. So, parang kinilining din pati dito, guys. Oh. Ayan. Oh. Para something, ano, tinaanan ng, ano, paintbrush. Okay. So, meron pa dito, ano, ito. Something balls. Okay. So, check natin sa likod. Sa back. Sa back. Okay. So, this is 2GB only. Ayan. Medyo tuyo na siya, guys. Yung pagka liquid damage. Ito, oh. Ayan, oh. Na liquid damage siya. At least medyo ito yun. I don't know sa loob ng chip. Kung shorted. Ay, ayan pala siya guys. So, kung napansin nyo. So, ayan yung tama niya. So, tingnan natin ito kung buo pa itong line. Okay. So, ayan na. Starting na tayo with repairing procedure na. So, and liquid. So, and liquid damage. So, tingnan natin. So, tester. Testerin muna natin kung connected yung paa. Mukhang ano dito ay para sigurado. Okay, parang hindi na siya guys connected. So, yan. So, as you can see. So, this is not connected. So, kailangan natin siyang kasi no display siya guys. Yun. So, fix reset siya yung tinamaan. Kailangan natin siyang lagyan. Ay, hinahangan natin siya guys. Yan. So, putol yung ating fix reset. Okay? So, lagyan natin ang kasing flux. Tapos, natin ang ating panghinang. Of course. So, lagyan natin siya. Oops. Wait lang, guys. So, soldering lead. So, we need to provide a soldering lead. Okay. Yan, wala na siyang connection, guys. Ano, pansin nyo. Masyado mainit yung ating ano. So, paano natin siya ipoprovide ng line? So, hanap tayo ng pang line. Yan, I think okay na ito eh. Ayun, parang connect na siya guys. Wait lang, kumunik yata. So, testerin na natin. Mukhang nag-connect na ng hinang. Ayun, connected na pala. So, okay na yun, guys. Kumapit din. Kahit pa paano. So, no connection siya before. Okay. As you can see. So, we proceed to next level job.
Okay. Saan? So, yung ating technician doon na isa ay nagre-repair. Okay, ito pa pala. Meron pa. So, kailangan natin tapusin ang mga ito. So, liquid damage din siya dito, guys. As you can see, so, dami. So, sana makayanan natin na ito pa. Tanggalin natin, guys, yung mga ganito kasi ito ay kalawang. Kinakain kasi niyan yung ano. Kasi ito pa pala. Yan. Kinain na siya ng ano. Okay. So, lagyan natin itong pang cleaning. So, lagyan natin ang exhaust para di mga may lacquer thinner. So, ngayon, hindi na tayo nagla-live sa Facebook kasi pang YouTube na natin to. Yan. So, hindi naman ako nagla-live sa Facebook. Ayan, nakaangat na ito, guys. So, kailangan natin siyang i-remove. Sana. So, hindi ko alam. Wala lang tayong nitong ano, donor. Yan ang problema. So, wala tayong donor para dito. So, na tayong donor board. Okay, lagay muna natin sa tatantabi.
Pag may plaques, maganda. Okay, kunin na natin yung small size. Sana hindi tumalsik. So, yan. So, already in place. So, yan natin siya i-clean. Tapos, proceed tayo sa next level. Next level cleaning. Okay. Saan ba ito? Tumulit na yung sinata. Lagi ito nagsishorted. Ito. Yan. Kapag yan ay did yung ating 1.8 volts. So, liquid habits dito. Titingnan natin. Sana hindi shorted to. So, hindi pa tayo nakapag-test, guys. Kasi nasa physical inspection tayo ngayon. So, tinirembo muna natin yung mga, ano, this is our first step. So, hindi kasi tayo pwede mag-tester agad kung, ano, mayroon pa tayo mga missing connections. So, we need to physical muna before proceed. Okay? So, yan. GPU chip. Okay, so I think may kang liquid damage na, but pero tuyo na siya. Aha, so proceed tayo for our tester. So we need to check the this point section. Okay, so let's proceed the test 10 volts. Tester naman, number 3. So number 3 procedure. So, there's yung diode mode, as you can see. Okay, good. So, may reading ating. This is 1 volts, I think. This is memory. So, 0.100 millivolts. So, I think this is good. This is 12 volts. So, present 3.3. So, good. So far, so good. Okay, this is a coil for B-core. Okay, this is, what's that? Okay, I don't know what's that. This is a reading for fan siguro. So, ito ay B-core pa din. Ito ay 4. Aha, hindi natin alam kung ano yun. So, wala tayong schematic. This is a memory. Okay, ang memory call natin 0.100. So, as according kanina, siguro ito ang 1.8 volts. And this is a 5 volts. So, 5 volts natin is good. So, check natin itong maliit na ito kasi may palagi itong ganun problem. So, pin. Isa lang ang ground dito. Okay, may reading. So, ground, I think. Kailangan isa lang. Okay, good. So, push yung next. Okay, good. Okay. So, not shorted yung ating smallest IC na yun. So, palagi po kasi yung shorted. Kaya, yan. So, tingnan natin. Kailangan natin mag-undergo ng pasok na po tayo sa voltage testing. Okay? So, na-clean ko na yung ano. So, I don't know kung yung memory ay sa ilalim ay ano. So, wala tayong magagawa for that. Skynex pa naman yung memory. So, sana mag-display. Sana maging success. So, let's wait for the result. Okay, this is our HDMI port. HDMI cable. Let's plug an HDMI port. Okay, let's play. So, let's switch to... Okay, so let's try. Okay, sana hindi umusok. So, swertihan. Sana hindi. Okay, power on. Okay, hindi nag-on. Power on. Oops. So, let's try. So, tingnan mo kung magdi-display o hindi. Oops, mayroon. So, it's good. Yeah, we have a display. Wow, this is a success repair as you can see. Okay, guys. Success ang ating repair. Yeah. So, liquid damage ito, guys, yung ating repair. So, as you can see naman, fully clean, fully tested. Yeah. So, okay na po ito, guys, pag mga ganito. So, maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa technician. Ayan, so, ayan, subscribe daw po kayo sa Team Tami. Sa YouTube channel, Team Tami. So, kulay pink yung logo. Ayan, so, full inspection na ito, guys. So, sure na, sigurado ako sa akin sarili na, ano, based on my experience, of course. So, always okay na yan. So, maniwala kayo sa akin, hindi.
So minsan hindi ko sure kung may upload natin sa YouTube yung stress test result, pero minsan kasi pala ginakakalimutan ko. Sa phone kasi ginagamit yun, sa wala yung ating stress test bench. Yeah, so ngayon napadisplay na natin from no display. So nahihiya ng daga ang issue nito, guys. As you can see naman, fully clean na yung ano. So ang hindi na lang natin nakiklean dito masyado yung sa mga butas-butas. So ngayon i-ultrasonic cleaner naman kasi ito, guys. Saka ito para mawala kung meron man liquid pa dyan natitira. So mauubos yan, mawala yan, guys. So okay na yan, guys. Okay, so success yung ating repair. So with display na po. From no display. So ang mali pala yung title natin. 10:30 ang napalagay. 16:30 po ito, guys. 16:30. This is a DDR6. Ah, 16:30. D6. So lagyan natin D6. Yeah, ibig sabihin DDR6. Yeah. So yan po ang tama ang ating okay. So yan, guys, ang ating update sa repair na ito. Success na po yan. Maniwala kayo at hindi. So totoo po yan. So based sa mga repair naman natin, makita nyo sa dami ng video ko dyan ay. So, saka ipinupost natin ito, guys. So, ngayon ay repair natin ay April 25, 2024. So, yan, simula ngayong April 25, 2024. So, monitor lang yung ating video card repair. So, ina-upload po natin yung mga video. Tapos sa Jonathan Etsok Tessa, yung aking personal account. So, monitor nyo lang yun dun. Nag-upload po, ina-upload po namin yung mga success repair ng mga kagaya ng mga ganito. So, ina-upload po yan doon. So, mapapansin nyo naman yan. Kitang-kita yan doon. Daily yan, daily. Yeah. So, pag minsan si Brian nag-ano, sinesend sa customer. So, depende. Para yun sa pagkakataon kung na-upload o hindi. So, minsan kasi mga basic, hindi namin na-upload. Yan. So, ina-upload lang namin mga latest version. Kaganito, upload natin to kasi this is the latest version. Okay? So, ultrasonic cleaning natin to para the best, guys. Pero para fully clean. Yeah. So, nalinis ko naman ha, yung dito. So, ang naging main issue nito, so I think ang naging main issue yung kaninyang feedback kasi mayroon ditong IC. This is 0.9 feedback, 9 volts feedback. Ito, ang tawag ko dito, ang tinatawag ko dito ay feedback 9 volt feedback. Kasi ito, guys, itong voltage na ito na nandito. Show natin sa ano. Yan, so kaya ko siya sinatawag na feedback. Kasi from 12 volts yan, guys, itong IC na to na maliit. Mayroon niyang parang naka-dual yan na dalawang 11-11 tapos input na 12 volts, 11 din yun. 11 plus, kaya kaya tinanong. Minsan kasi 11 yung nasa nakikita sa tester. Tapos yung pinakang parang out nyo, guys, ay 9 volts yan. Kaya yan. Important yan. So, tinamaan kasi dito ng liquid damage yung dalawang IC tapos nawalan yung connections. Tapos, importante pa, uminit mo ng chip nyan. So, yung ating PEX reset. So, missing. So, ibig sabihin, no display yan. Marek. Okay. So, yan, guys, ang ating update sa video card repair. So, hanggang dito na ng ating video. Sa mga bagong subscriber, bagong salta pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na din po ng ating video sa ating mga kababayan, mga Pilipino, para matuto pa sila. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.